Praise, praise. Hallelujah. Praise. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos naman naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ay buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay kikilos, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, ay tinatawag namin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, itataas namin, Panginoon, ang pangalan mo, Hesukristo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ay nandirito, Panginoon, kapiling namin, Panginoon. Tulad nga sa iyong pangako, Panginoon, na alam mo po, Panginoon, ang aming mga pangalan bilang ng aming buhok, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi aksidente, Panginoon, na You gather us tonight, O God. Tonight is the night, Father God, a divine appointment, O God, for us to encounter You, O God, to know more about You, O God. Tunay nga, sa gabing ito, Panginoon, ay uulan ng pagpapala, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa gabing ito, O God, ay we will receive You, Father God, a blessing from heaven, O God. Tunay nga, Panginoon, as we worship You, O God, that You will open the gate of heaven, O God, and pour out the blessing, Panginoon, sa mga taong nandirito, O God, sa mga tao, Panginoon, na nanonood, Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon. Lord, may You bless them, O God. May Your Holy Spirit, Father God, is upon us, O God, and we will rejoice, O God, dahil ang aming Diyos ay buhay, Panginoon. Dahil ang aming Diyos, Panginoon, ay Siyang nagpapala sa aming lahat, O God. Maraming salamat po, Panginoon. May we worship You in the Spirit and truth, O God. May we see Your face tonight, O God. May we hear Your voice, O God. Tonight, Lord, we pray, O God, that we will see Your glory, O God. That You will fill this room, Father God, of miracles, O God, that answered prayers, O God. Lord, lahat po ng doubt, any fear, O God, ay tinatapon namin, Panginoon, sa sandaling ito, O God. Bagkos, Panginoon, palitan mo po ito ng kalakasan, Panginoon. Palitan niyo po ito ng katotohanan, O God. Truly, Father, the truth will set us free, O God. Tunay nga ang iyong salita, Panginoon, ang aming sandata, Panginoon, sa mundong ito, O God. Tunay nga, Panginoon, that we won the victory, O God. Ang lahat ng dirito, Panginoon, ay tunay na nanalo na, Panginoon. We won the victory, O God, 2,000 years ago, O God. Kaya anuman po, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Lord, right now, ngayon pa lamang po, we claim, Panginoon, the victory upon victory, O God. We claim the victory from Your cross, O Lord Jesus. May Your precious blood upon us, O God. May You transform Your people, O God, to be the light and salt of this world, O God. In Jesus' name, amen. Magandang gabi, mga kapatid. Hallelujah. Handa na ba tayong magpuri at magsamba sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Sabi nga masarap sa isang sabay ng ating Ama, sama-sama tayo nagpupuri. Amen. Hallelujah. Praise You, Jesus. Tonight, we give You the best to the Lord. Thank you, Jesus.
Jesus. Si grabe. Grabe ang pag-ibig mo sa amin, Lord. Kahit kailan hindi ka nagbabago. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, God. Thank you.
aming Diyos. Kawang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kalaman, sa habang panahon, nakakatulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, nakakatulad. Holy Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, God. Praise you. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hayaan mo po, Panginoon, na punin namin, Panginoon, ang pasasalamat, Panginoon, ang gusali ng Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay magbigay ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa aming Diyos na buhay. Tunay nga, Panginoong Jesus, na ikaw ay dakila, Panginoon. Tunay nga, Panginoong Jesus, that you always the same yesterday, today, and forever, O Lord. Yes. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Alpha and Omega, O God. Thank you, Jesus. You are the God who create the heavens and earth, O God. At tunay nga, Panginoong Jesus, Panginoon, na ikaw ay babalik, Panginoon, our blessed hope, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay buhay, Panginoon. Ikaw ay kumikilos sa gabing ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang kumikilos, Panginoon, sa gabing ito, O God. As we worship you, as we call your name, O Lord. Lord, right now, Panginoon, we ask for forgiveness, Panginoon, sa mga kasalanan na ginawa namin, Panginoon. Sa isip, sa salita, Panginoon, sa mga kasalanan ng sinadya, sinasadya, Panginoon, sa kasalanan na paulit-ulit namin ginagawa, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, we surrender everything, O God. We humbly ourselves to you, O God. We open our heart, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, na wala kaming maitatago, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na nakakakita ng aming puso, Panginoon, ay kami lamang sa sarili namin at ikaw, Panginoon, na aming Diyos. Sa gabing ito, O God, we choose to follow you, O Lord. We choose to obey your word, O God. Lord, right now, Panginoon, we want to encounter you, O God, as we surrender everything to you, O God. Alam mo po, Panginoon, ang bigat, Panginoon, ng aming mga dalahin, Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Lord, right now, Panginoon, ibibigay namin ang aming tiwala at pag-asa, Panginoon, sa iyo, O God. Lord, we surrender everything to you, O God. Lord, sinusuko na namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng nasa aming puso, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, there's a freedom in your holy presence, O God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na sumasagot sa amin, Panginoon. Lord, you command us, O God, to give all the burdens and worries, and you are the God who will give us rest, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, na pagod na kami, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay napapagod, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa paglakad namin, Panginoon, kami ay nawawalan ng lakas, Panginoon. But ikaw ang patuloy na Diyos na buhay na nagbibigay sa aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming Jesus na nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. Ikaw, Panginoong Jesus, ang nagbibigay sa amin ng pag-asa na kung natumayo, Panginoon, at magpatuloy, Panginoon, sa aming lakarin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, that we decide to follow you, Jesus. No turning back, O God. Tunay nga, Panginoon, anong gawin ba namin paglayo sa iyo, Panginoon? Ikaw pa rin po ang gagawa, Panginoon, ng paraan, O God, upang kami ay makapiling muli, O Lord. Lord, tunay nga that your plan, it's not to harm us, O God.
tunay nga, Panginoon, that your plan is better than our plan, O Lord. We praise you. We glorify your name right now, O God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan, O God. Lord, right now, Panginoon, open the gate of heaven, O God. Lord, sa mga kapatiran, Panginoon, na nanghihina, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na puno ng pagod, alalahanin, Panginoon. Lord, right now, we pray, O God, that you remove anything, Panginoon, the hindrances, O God, right now, O God, in this place, O God, in Jesus' name, O God, in Jesus' name, O God, tunay nga, Panginoon, na ikaw ay kumikilos, Panginoon. Tunay nga, ikaw, Panginoon, ang siyang sa amin ay yumayakap at nagbibigay lakas sa sandaling ito, Panginoon. Lord, tunay nga that there's a power in your name, O God. There's a power in the name of Jesus to break any chain, O God. Any works of evil, O God, will not be fostered, O God, in this place, in us, in our heart, in our mind, O God. In Jesus' name, O God, tinatakwil namin, Panginoon, anumang gawa ng kaaway sa aming isipan, O God. Lord, tinatakwil namin, Panginoon, ang gawa ni Satanas, O God, in Jesus' name, O God. Lord, right now, O God, cover us with your precious blood, O God, right now in this place, O God. We ask your Holy Spirit upon us tonight, O God. Lord, truly, Father God, that you are the powerful God, O God, that we serve, O God. Truly, Father God, that we will see your glory tonight, O God, as we confess our faith in you, O God. Lord, truly, Father God, that we can move mountains, O God. Tunay nga, Panginoon, na napanalo na natin, Panginoon, ang laban na to, Panginoon, 2,000 years ago, O God. Lord, truly, Father God, whatever the lies, O God, of evil, O God, kailanman ay hindi na kami magagapi, Panginoon. Kailanman ay hindi na kami magagapi ng mundong ito, O God, because we have Jesus. Because we have Jesus who died for the cross, O God. We thank you and we glorify your name, Jesus. Bless your people, bless your children right now, O Lord. Strengthen our faith, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming cornerstone, O God. We thank you and we glorify your name in Jesus' name. Amen. Let's pray for our tithes and offering. Hallelujah, Lord God. Our Lord God and Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this beautiful and wonderful evening, Lord God. Lord, tunay na ikaw ang Diyos na mapagpala, Panginoon. You are the Jehovah Rapha, Lord God, a great healer. You are the Jehovah Jireh, our great provider, Lord God. And tonight, Lord God, sa pagbigay po namin ng aming mga tithes and offering, Panginoon, naway, Panginoon, pagalinisin mo po ito ng iyong banal na dugo, Lord God, ang aming mga puso't isipan, Panginoon, kasama na rin, Panginoon, ang aming mga tithes and offering, Lord God. Lord, alam po namin, Panginoon, na ito ang dapat namin gawin dahil ito ang nararapat, Lord God, bilang sign of obedience to you, Lord God. We're giving our tithes and we're giving the offering, Lord God. And tonight, Lord God, we just want to declare, Lord God, that you are the great king sa buhay namin, Panginoon. No forms of enemy, Panginoon, ang pwedeng sumira sa gabing ito because you are the Jehovah, Lord God. You are the Jehovah Shalom, the great peace within us, Lord God. Completeness of peace of Jesus within us. And tonight, Lord God, we just claim, Lord God, victory upon victory, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang maghari, Panginoon. We born to worship you. We born to bless you, Lord God. And tonight, Lord God, pinagpipray po namin, Panginoon, na kung ano man po ang salita na i-deliver mo, Panginoon, through our brother Jericho, Lord God. Lord, anoint him, Lord God, with your precious blood, Lord God. At naway, Panginoon, empty our cups for tonight, na pag sa-receive namin ng iyong salita, Lord God, it will go directly to our hearts and our minds, Lord God, because we declare that you are the victorious God above all name. No name, Lord God. Your name is the sweetest name, Lord God, and we proclaim that you are the great God. In Jesus' name we pray, Amen.
Magandang gabi po, mga kapatid. Lahat? Bago po tayo magsimula, sino po ang nais magbahagi or magpatotoo ng kanyang pagpapala sa gabing ito? Brother Terry, amen. Mike. Kahapon tumawag ang Service Canada at hindi ko ang alam ko na sabi niya parang i-approve niya, babayaran niya yung mula June ko hanggang ngayong August ko babayaran niya. At nagpapasalamat po ako sa mga tumulong at lalong-lalo po sa Panginoon kasi alam niya na kung kailan kami kung kailangan natin yung pangailangan natin, talagang mag-pray lang tayo. Ibibigay ng Panginoon yung mga hiniling natin, yung mga pinipray namin. Simula nangyari sa akin to, at bago mangyari sa akin to, masyado akong swapang sa trabaho, swapang sa sweldo, kasi nga kulang lagi yung ganito. Hanggang nakalimutan ko na ang Panginoon, at nangyari nga po sa akin na natapik po ako ng Panginoon na lalo pong hindi pala kulang kasi andyan ang Panginoon. Kumbaga, dati apat o lima ang trabaho ko, alos dalawang oras lang ako natutulog sa bahay. Dahil kulang nga yung pera namin, nakalimutan ko na magsimba, nakalimutan ko na rin magdasal. Nagsisimba ako, kaso lang wala sa loob ko kasi gusto ko magpahinga. Gusto ko ng pahinga kagad, gusto ko uwi kagad, ganun. Parang wala sa loob ko talaga yung pagsimba, walang sa loob ko yung pagdarasal. Hanggang natapik nga ako ng Panginoon, hanggang nangyari po sa akin to, noong January 8. Nung nangyari sa akin to, nagpapasalamat po ako dahil natutunan ko kung andyan palang Panginoon, kailangan mag-pray pala ako, magdasal ako, talagang kailangan manindigan na maniwala ako sa Panginoon. Ang Panginoon Amen. Natin na si Jesus Cristo ay buhay talaga. Simula po nung nawalan ako ng trabaho ng January 9, dahil na-stroke nga po ako, hanggang ngayon po, sabi ko wala naman akong trabaho, bakit? Kumpleto, hindi kami kinukulang sa pagkain, hindi kami kinukulang sa bayarin, hindi rin kami kinukulang sa mga pagmamahal ng mga tao. Sabi ko, ganito pala, magmahal talagang Panginoon, wag lang tayo makakalimot kung ano man ibigay ng kalaban sa atin na pagsubok, talagang alalanin natin na talagang lalo tayong kumapit sa Panginoon, ibibigay niya ang lahat. Gaya po, sabi nga ng iba, na-stroke ka, nakabuntis ka pa. Kaya yun na nga, natatawa ko. Pero dinadaan ko na lang sa biro yung kasi alam ko naman sarili ko, hindi pa naman ako stroke, buntis na asawa ko. So kaya ako nabanggit yun kasi nga, andyan yung kalaban na talagang anuwing ka niya, imbis na magalit ka, mahalin mo na lang yung mga nagsasabi ng mga negative. Mas mahalin natin yung mga nagsasabi. Baka kasi kulang sila sa paniniwala sa Panginoon. Kulang sila sa salita ng Panginoon. Yun lang ang tingin ko nagiging kulang sa mga tao. Kaya tayo, huwag tayong mahiya na lumapit sa Panginoon dahil inihintay lang nila tayo. Inihintay lang nila tayo na lumapit sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya kung ano talaga ang pangangailangan natin. At ibibigay ng Panginoon yon ng siksik at liglig. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Terry. Tunay nga, nothing is impossible to God. Amen? Matthew 19:26, Brother Kuya. So, sino ba bang nais magbahagi ng patotoo? Sino pa? Oh. Nino? Amen! No. Sino po nais? Anyone po? Oh, Sister Karina? Amen! Amen! Papuri po sa Diyos. Nakalipat na naman po kami ng bahay. Sa apartment.
Sorry, nagpapasalamat lang po sa lahat ng tumulong kay Charlie sa pag sa ano, tsaka sa pagbibigay sa amin ng ano ng suporta sa paglipat namin. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon kasi alam ko may purpose si Lord sa paglipat namin sa lugar na 'yon. 'Yun lang po. Tsaka sabi ni Charlie, nilibre na daw ng Avenue Living yung kalahating buwan ng upa. Hindi na daw kami gubayad sa katapusan. Kinaltas niya na lahat ngayong paglipat namin. Yun lang po, papuri sa Panginoon. Salamat po. Amen. Maraming salamat. Salamat talaga. Maraming salamat, Sis Karina. Tunay nga, everything happens for a reason. Tunay nga tayong lahat ay pinagpala. Amen? Amen? Lahat po ba ay pinagpala? Amen. So, tayo ay mas pagpapalain pa po ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, O God. Hallelujah, O Jesus. Praise the Father. Maraming salamat po, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, na kami ay dinala mo dito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na presensya, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, speak through me, O God. May you open, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, whatever the doubt, the fear, Father God, from enemy, O God. Lord, we cast out everything, O God, in your name, O God. Lord, nawa, Panginoon, you teach us, O God, to have a genuine heart, O God, to obey you, to accept you, Panginoon, as our personal Savior, O God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang siyang nakakakilala sa amin. Ikaw ang siyang, Panginoon, ang nagmamay-ari, Panginoon, ng buhay namin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, O God, we speak blessing, O God. We speak victory in any aspect of our life, O God. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na siyang gumagabay sa amin, O God. Lord, we lift everything to you, O God. And may you fill each one of us with love, peace, O God, and kindness, O God, in our life, O God. May you help us, O Lord, to be the salt and light, O God, ng mundong ito, Panginoon. Maraming salamat po. And help us, O God, to make disciple of all nations. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay how to be a steward. Hindi po natin pag-uusapan kung paano maging stewardess. Okay, usually narinig natin dahil tayo po ay nagbabakasyon, galing Pilipinas, tayo ay nakaka-encounter ng stewardess. So si stewardess meron sa airplane, meron din naman sa ship, lahat, di ba po? Pero ano nga ba talaga ang steward? Ito ay ginugel ko ang Tagalog niya ay katiwala. So siya yung katiwala ng, di ba minsan pag may mga bahay sa Pilipinas, wala nang titira, tayo ay naghahanap ng steward or katiwala na magkakaroon ng siya ang tao na magkakalinga doon sa ating ari-arian. So yun po yung katiwala or steward. So ngayon, ang pag-uusapan natin, it's not about a worldly steward. Instead, we will talk about be a steward of God's blessing. Tunay nga, ang lahat ng pag-aari natin ay hindi natin pag-aari. Amen po ba? So, simula sa yung cellphone, sa damit, sa inuupuan natin ngayon, lahat to, sa laptop, sa lahat ng nakikita nating material, ay hindi natin ito pagmamayari. Bilang isang believer or bilang isang Christian na follower ni Jesus Christ, kailangan nating maintindihan na wala tayong pag-aari sa anumang meron tayo ngayon. Tayong lahat ay steward lamang o tagapagkatiwala ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi, kapag pinagkatiwala ka sa maliit na bagay, maaari kang pagkatiwalaan sa mas malaking bagay. Amen? Tayo po ba ay nakaranas ng nanghiram ng ballpen? Di ba pag nanghiram tayo ng ballpen, usually, take for granted, ballpen lang naman yan eh. But it's not about the ballpen lang. But it's about our attitude kung paano natin inaalagaan yung mga bagay na hinihiram natin. Ballpen, papel, o anuman yan, we need to take care and we have a responsibility to
to take care. Ganun din sa buhay natin espiritual. Ganun din sa buhay natin, Kristiyano, na kailangan natin pangalagaan or i-manage mabuti lahat ng pagpapala ng Panginoon. We are a steward of God's blessing. Sa bawat blessing na natatanggap natin araw-araw, sa bawat pagpapala ng Panginoon na binibigay sa atin, ito ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi natin kailangan mag-take ng ownership sa bawat blessing na bibigay sa atin ng Panginoon. Because at the end of the day, lahat tayo ay pinagpala lamang ng Panginoon. Lahat tayo ay walang pag-aari sa mundong ito. Bagkus ang lahat ng pag-aari ay belong sa Panginoon. Kaya wala tayong pwedeng maipagmayabang sa bawat isa. Dahil lahat tayo ay pinagpala lamang ng Panginoon. Okay, lahat lang tayo ay steward or tagapagkatiwala ng Panginoon sa mundong ito. Amen? Kaya nga po, let's open our Bible in Mark 10, 20, 21, our verse for today. Mark 10, 20 to 22 po. Ito po ay ang encounter, encounter ng mayamang lalaki sa Panginoong Hesukristo. So let's open the Mark 10 verse 20. So sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." In 21 and 22, magilaw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nang narinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Lubhang napakayaman. Kaya umalis po. Bakit kaya umalis yung lalaki? Sabi naman niya, mula pagkabata, sinunod naman niya yung commandment ng Panginoon. Mula pagkabata, nakita naman niya yung tama at mali. Pero hindi niya nakita, yung pagmamahal niya ay wala na sa Panginoon. Ang pagmamahal niya ay nasa kayamanan. Yun ang mangyayari, or that is the danger zone in our Christianity kapag nag-take na tayo ng ownership sa possession natin. Kapag nakita na natin yung achievement natin, ay dahil sa sarili natin, yung mga naipon natin dahil sa paghihirap natin, yung mga bagay na impondar natin dahil sa sarili natin, doon na tayo lumalayo sa Panginoon. Nawawala na yung pag-glorify natin sa Panginoon. Instead, nagiging materialistic na tayo, minamahal na natin yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Nawawala na yung glorifying God sa lahat ng buhay natin. Bagkus natitira na lang katulad ng lalaking ito, umalis siya. Kasi sa kanya mahalaga yung kayamanan. 'Di ba? Mahalaga yung mga bagay na impondar niya. Kaya nung tinanong siya ni Hesukristo, hindi siya nag-obey. Tinalikuran niya ang ating Panginoon. Sa buhay natin, sana hindi ito mangyari sa atin. Sana ngayon pa lang we open our mind, our heart, na lahat ng meron tayo ay hindi natin pagmamayari. Lahat ng meron tayo, pagpapala ng Panginoon, ay hindi tayo yung owner. Sabi nga tayo ay steward lang. Stewardship ay mahalaga sa ating sa buhay Kristiyano. Hindi po masama ang kayamanan. Don't get me wrong. Kung nakikita po natin ang sinasabi po ng Biblia, yung pagmamahal natin, yung pagbibigay importansya sa buhay natin. Kung i-open nga po natin yung Biblia natin in Genesis chapter 28:14 po, ang sinabi po dito, "Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring." Ang pagpapala ng Panginoon ay tuloy-tuloy. Ang pagpapala ng Panginoon ay pwede nating makuha. Kaya hindi naman po masama na tayo ay humiling sa Panginoon. Hindi rin masama na tayo ay mangarap upang tayo ay
ay umunlad sa pamumuhay, maumunlad ang ating kabuhayan, hindi po yun masama. Ang masama kapag minahal na natin yung mga possession natin. Yung masama, yung naniniwala ka na na ikaw yung nagmamay-ari ng mga material na ito. Dahil kapag ganun na yung sistema ng puso natin, ganun na yung paniniwala natin sa puso natin, nakakalimutan na natin ang tunay na may pag-aari sa pag-aari-arian natin. Diba? Dapat malinaw sa atin na we are just a steward. Diba? You can enjoy everything in the world pero hindi ikaw ang may-ari nito. Bagkos kung ikaw kasi, kung ina-acknowledge natin, the real owner, it's our God, mas magaang yung puso natin. Mas madali na tayo ay mag-give up ng material. Mas madali na magbigay tayo ng tithes and offerings sa Panginoon. Kasi alam natin na lahat ng meron tayo ay hindi sa atin. Diba? Ang lahat ng meron tayo ay pag-aari ng Panginoon. Kaya nga po, ang pangako pa po ng Panginoon sa kanyang salita in Philippians 4:19, sa Tagalog po, basahin po natin. At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo through his richness and glory. You can be blessed through his glory and richness. Ang Panginoon ay mayaman. Ang Panginoon ay kaya tayong pagpalain. Ang problema, yung puso natin. Pag tayo binigyan ng limpak-limpak na material, limpak-limpak na pagpapala, nasan na kaya yung puso natin? Diba? Nasan na ba yung puso natin kapag lahat ng kayamanan ay nakuha na natin? Tayo ba ay magiging disipulo? Tayo ba ay magiging Kristiyanong nagbabahagi ng salita? Or tayo ay isang Kristiyano na matutulad lamang doon sa lalaki na tumalikod na dahil lubha na siyang mayaman. Lubhang marami na siyang narating, marami na siyang naipon. At the end, hindi niya na kayang isuko ang lahat. Kaya nga po ang sabi, di ba mas marami pa na mas, di ba po kung aalalahanin natin ang kinalugdan ng Diyos through offerings, yung byuda na nagbigay lamang ng 10 cents? Tama po ba? 10, magkano po ba? Denaryo? Di ba? Siya yung pinakamaliit na binigay, pero binigay niya yung 100% na meron siya. Amen. Sa tunay na buhay, sa Kristiyano, sabi nga, sa Pilipinas pa lang po, pag yung tithes, yung mga kumikita lamang ng 100, 200, 1 linggo, nakakapag-tithes pa ng 10, 20, madali lang sa kanila yun, nag-give up yung 10, 20. Sa mga minimum, 500, 5,000, pero yung mga nag-i-struggle, yung mga kumikita ng 100,000, 200,000, kasi kung kikwentahin mo yung 10%, napakalaki na. We take ownership na kasi. Sometimes kapag mas malaki na yung possession natin, mas mahirap nang i-give up. Pag malaki na yung pagpapala ng Panginoon, mas minamahal na natin. That's the reality. Yun yung hindi natin dapat gawin. Yung kung gusto natin makatanggap pa tayo sa Panginoon, dapat maging tunay tayong steward sa maliit na bagay pa lang. Because if you can discipline yourself according to the word of God, God can trust you more. Diba? Kaya mahalaga na sa maliit na bagay na mayroon tayo, ay we practice yung integrity, we practice yung obedient natin sa Panginoon, we practice the word of God in any aspect sa buhay natin. Hindi lang tayo basta-basta hihingi tayo ng hihingi kapag nangangailangan tayo. Bagkos we process yung puso natin kung ano yung dapat nating baguhin. We process sa pag-iisip natin kung saan tayo nagkakamali, saan tayo nagkukulang sa Panginoon. Kaya gusto ko po yung patotoo ni Kuya Terry, di ba? Yung puso niya na bukas siyang aminin sa atin yung kanyang pagkakamali na ang hinangad niya lang ay kumita ng pera. Di ba? Maraming tao, they live that way. They live na akala nila na okay lang yun. Okay lang. But the real thing is, we need Jesus. We need Jesus in our life.
kailangan natin ng Panginoong Hesukristo. Amen? And in James 5:1-3, pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng panirang insekto ang inyong mga damit. Kinalawang na ang inyong mga ginto at pilak at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na tutupok sa inyong laman, iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa huling araw. Yung mga bagay na iniimpok natin, yung mga bagay ba na pinapahalagahan natin, ay madadala natin eternity. Yung mga bagay ba na pinapahalagahan natin sa ngayon, ito ba ay may kabuluhan sa eternity? Ito ba ay magagamit natin sa langit? Ang buhay natin temporary lang. Whatever we have sa mundong ito ay temporary lang. After our life, pag tayo po yung namatay na, yun na po yung simula nung forever natin. Amen? Kaya kung ano man, cellphone. Diba? Ang sabi nga ngayon ng cellphone, tayo na yung pag-aari ng cellphone. Imbes na tayo yung nagmamay-ari ng cellphone, naging alipin na tayo ng gadget. Naging alipin na tayo ng social media. Diba right away, we want to post picture, we want to update sa mga bagay. We have Snapchat, Instagram, Twitter, marami nang naglabasan. Pero ang tunay, ito ba ay may kinalaman in your eternity? Pagbukas mo ba ng mata mo sa umaga, ano ba yung prioridad natin? Ano ba yung nais natin gawin? Yung mga bagay na temporary lang? Or we want to do something na madadala natin hanggang kalangitan? Amen? Tayo po, nasa atin po yung desisyon. Katulad nga ng sinabi dito na binantaan yung mga mayayaman. Sino po ba dito mayaman? Amen. Ang makahumble naman po natin. So sabi mo, so hindi po pala natin, wala, hindi po pala to sa atin. So next verse. So lahat po tayo, di ba? Yung paalala po nung verse na to, huwag natin hayaan na sabi nga, we fall on the right. Diba sabi na, we fall in the wrong person. Ganun din sa buhay natin. We fall in the material life. We fall in love sa mundong ito. Parang minsan hindi na natin mag-give up yung mga bagay na nakagawian na natin. Pero hindi yun yung dapat nating unahin sa mundong ito. Hindi natin yun dapat bigyang halaga. Because if we will open our heart, if we will open our Bible every day, doon tayo magsisimulang ma-fall in love kay Jesus. Amen? Kasi minsan kaya tayo madaling ma-inlove sa mundo, madali tayong ma-inlove sa material, madali tayong ma-inlove sa ino-offer ng mundong ito because we're not opening our Bible. Kaya kapag dumarating na yung panahon na mahirap na sa ating i-give up yung mga worldly things, we need to search God again. We need to seek God. We need to open our Bible. Do your quiet time sa buhay natin. Amen? And then ito ulit yung magpapaalala sa atin at magbibigay kalakasan. Kaya nga po, in Matthew 6:21, ito po ang sinabi po dito, sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Nasaan po ba ang inyong kayamanan? Nasaan po? Di ba nasa mundo po ba? O nasa Panginoong Hesukristo? Ang kayamanan na nasa mundo, sabi nga po sa una nating binasa, ito ay nalalaos, kinakalawang, nawawalan ng halaga, 'di ba? Bagkos ang kayamanan na iniimpok natin sa Panginoon, yung kayamanan na iniimpok natin spiritually, ito ay maglalas forever hanggang eternity. Gusto po ba natin 'yon? 'Di ba? The best investment na magagawa natin, you put yourself, give up mo everything at bigay mo sa Panginoon yung buhay natin. At never tayong magsisisi kapag ginawa natin yon. Amen? Amen. So to be a good steward, we have rule number one. If you want to become a good steward of God's blessing,
To become a good steward of God's blessing, it's to encounter Jesus. Kailangan mo makasalamuha ang Diyos. Hindi mo lang kailangan pumunta ng service. Hindi mo lang kailangan pumunta ng Bible study. Magbasa ng mga inspirational book, how to become rich, how to own this, how to live in the freedom. What you need, it's Jesus. What you need, it's to encounter Jesus through your faith. It's about you and Jesus. Dahil hindi naman pwedeng nating sabihin lahat ng mayaman wala ng Jesus. Hindi po yun. Dahil hindi rin naman lahat ng mahirap, they have the right heart towards Jesus. Amen? Ang kailangan natin sa mundong ito ay si Jesucristo. Sa Panginoon or sa mata ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay. Sinabi ng Biblia, we never allow na mag-judge tayo. Hindi naman pwedeng nakakita tayo ng mayaman, ay, mahal niya na yung possession niya. Hindi natin yun pwedeng sabihin. Hindi naman pwede natin makakita tayo ng mahirap, we will judge people according sa lifestyle. Bagkus, we need to concentrate for the rule number one, to encounter Jesus sa buhay natin. So whatever your lifestyle, whatever your status ng buhay natin, you need to encounter Jesus. Diba? Lahat tayo ay kailangan ang Panginoong Hesukristo. And then, it opened our Bible in Luke 12:15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Diba? Kung yung possession na gusto lang natin, it's to grab the blessing sa Panginoon. And then, pag natanggap na natin yung blessing, we take ownership na tayo na yung pag-aari nun, doon tayo nagkakaroon ng problema. Ibig sabihin, hindi talaga natin na-encounter si Jesus. We just want Jesus to receive blessing. Because if we really encounter Jesus, we will become genuinely magiging mabuti tayong steward or tagapangalaga ng mga pagpapala ng Panginoon. Maraming mga blessing na tayong pinagpe-pray natin na makuha natin to. Pag nakuha natin to, nawawala na tayo ng focus sa Panginoon. Pag nakuha na natin yung gusto natin sa Panginoon, nag-iiba na tayo ng perspective, nag-iiba na tayo ng priorities. It happens sa buhay natin. It happens sa buhay natin. So we need to search our heart. Baka kailangan natin ma-encounter ulit si Jesus. Or baka hindi natin na-encounter si Jesus. So tonight, it's the night na hanapin natin yung Panginoong Hesukristo. Hanapin natin yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. Paano ba natin nasasabi na sakim tayo? Kapag tayo yung nasa isip natin, it's all mine. Lahat to, akin to. Yung talent ko, ako to. Kung ano yung skills na kaya kong gawin, kasi pinaghirapan ko to. Lahat ng narating ko kasi, nag-strategize ako eh. Lahat ng bagay na to, ako, doon tayo nagkakasala sa Panginoon. If nakikita natin to, it's all mine. Yung mga possession natin, lahat ng pag-aari natin, na nakuha natin to. Katulad din nung lalaki na binasa natin for our verse for today, na tumalikod siya sa Panginoong Hesukristo. Kasi nakita niya na sa kanya lahat yun. Bakit niya ibibigay sa mahihirap or bakit niya kailangan isuko sa Panginoon? But if we will learn to be a good steward instead of the owner, it's easy for us to give up. Kasi hindi natin talaga mahal yung material na bagay. And then in 1 Timothy 6, 9 and 10, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at ang mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. And in 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ulitin ko po, ang kayamanan ng pagiging mayaman ay hindi kasalanan.
ang kasalanan natin, yung pag-ibig natin sa salapi or sa anumang material na nakukuha natin. Dahil kapag tayo ay malaki na yung pagpapala natin sa buhay natin, marami na tayong pagpapala. Sometimes, kahit, I think it's a work of evil kung paano niya tayo sinisilaw sa possession natin, but always remind yourself na hindi ikaw ang may-ari. You are just a steward. Dapat maintindihan natin na we can able to give up everything na meron tayo kapag hiningi ng Panginoon. Amen? Dahil, at the end of the day, sino po ba ang may-ari? Ang Diyos. Siya pa rin ang may-ari. Kaya nga po sa mga gawa, 2035, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sometimes when nakatanggap tayo, oh, I feel blessed. But ang sinabi po in this verse, higit na pinagpapala yung mapagbigay. Kaya po ang rule number 2 natin, to become a good steward, it's be a giver. Kapag tayo ay may pusong mapagbigay, it means we have a good steward. Pero kasi dumarating na sa punto natin na hindi na tayo nakakapagbigay. Kasi hindi na natin kaya. Marami tayong responsibility, marami na tayong tinitake ng ownership natin sa buhay natin. But pag niremind natin yung sarili natin na hindi naman natin ito pag-aari, sinusunod natin yung Panginoon dahil siya na tini-steward lang natin eh. Tayo ay tagapangalaga lamang. Kumbaga tayo ay mga manager lang ng buhay natin, hindi tayo yung talagang owner. Amen? Na yun lang yung nagpa-process ng buhay natin dahil sinusunod natin yung totoong nagpamay-ari ng buhay natin. So, be a giver. Dapat yung puso natin ay laging mapagbigay. Amen? In 1 Timothy 6, verse 17 to 19, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay sa lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Amen? Minsan ang human race, hindi naman ito payamanan. Lalo na ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Yumaman ka nga, marami ka namang naapakang tao, marami ka namang na-miss na opportunity na kailangan kang gamitin ng Diyos dahil naging self-centered tayo sa gusto natin, na self-centered tayo sa sarili nating goal. We forgot na tingnan natin yung mga kapwa natin sa paligid natin. As a Christian, yun yung responsibility natin. Yung be a good steward sa mga pagpapala ng Diyos. Lahat tayo pinagpala. Amen? Ibig sabihin, lahat tayo may responsibility to be a good steward sa buhay natin. Yung mahalaga na gamitin natin, yung pagiging Kristiyano natin na magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ito yung mga puso, di ba? Sometimes, ang hinahangad natin, matulungan tayo ng Panginoon. Diba? Ang hinahangad natin, ang gusto natin, yung kamay ng Diyos para makareceive tayo ng blessing. But, ang mas mahalaga dun, hangarin natin na magkaroon tayo ng puso na katulad ni Jesucristo. Amen? Amen. In 2 Corinthians chapter 9-7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng kagalakan. Ang mapagkakatiwalaan na, sa maliit na bagay, in Luke 16:10, ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Amen? Katulad nga nung sinabi ko, kung tayo, ay wala na tayong disiplina sa maliit na bagay, paano pa tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa mga malaking pagpapala?
Kung yung small blessing na akala mo, yun na yung biggest blessing na matatanggap mo sa Panginoon, nung natanggap mo, tumakbo ka na. No, mayroon pang mas malaking naghihintay sa'yo. Hanggang nabubuhay ka, may pagpapalang naghihintay sa'yo. Amen? You just need to search your heart. You need to genuinely search mo yung puso mo kung ano pa yung pwede nating baguhin. Ano pa yung pwede nating gawin para sa kapwa natin at para sa Diyos. Amen? And then doon tayo mag-overflow ng blessing. Di ba ang sinasabi nga nila, minsan pinagpapala tayo hindi para sa sarili natin, bagkus tayo ay channel of blessing lang. And then kapag ganun yung process natin, di ba mas mabilis yung process ng pagpapala, mas mabilis yung buhay natin instead na kapag tayo ay ginagrab natin or tinitake natin yung possession, minamahal natin lahat ng meron tayo, mas masakit kapag nawala. Amen? Kaya nga, mas magaang kapag tayo ay bukas palad. Amen? And kaya nga po, ang rule number 3, be faithful in little. Kung ano man yung possession natin ngayon, you need to be faithful. Pangalagaan natin ito. Pagyabungin natin yung mga bagay na meron tayo, pangalagaan natin ito dahil ito ay pinagkatiwala ng Diyos. Walang maliit, walang malaki sa mata ng Panginoon. Lahat tayo ay merong pagpapala. Lahat tayo ay nakatanggap ng blessing sa Panginoon. Kaya we need to be faithful and obey God according to the Word of God. Kung ano man yung possession na meron tayo, natanggap nating pagpapala sa Panginoon, dapat yung buhay natin, it's always in line pa rin sa Word of God. Hindi ito kapag before and after natin ma-receive ng blessing, dapat yung buhay and lifestyle natin, it's still according to the will of God and according to the Word of God. Amen? And then in Matthew 25:16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at pinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ito po yung mga binigyan ng talento or ng Panginoon na pinagkatiwala yung 5,000, kumita pa siya ng 5,000. Yung 2,000 binigyan dahil nagsumikap siya ay siya ay kumita ng 2,000 salaping ginto. So, sa buhay natin, sabi nga kung sino pa yung meron, siya pa ang bibigyan. If you have a right heart, it will pour out in you. Kag puso natin malina, syempre hindi na tayo i-allow ni God na mas maging ano pa tayo possession sa buhay natin. Bagkus tayo ay marirebuke na tayo. Magkakaroon na tayo ng pagtapik sa Panginoon. But if you will open your heart or you are be faithful in a little sa mga bagay na possession, hindi ka nagko-complain kung anong meron ka, hindi ka naghahangad, hindi ka nagiging mainggitin sa mga kapwa mo, it's still not, you please God. You worship God through that sa buhay natin. Diba? Yun yung kailangan natin bilang isang Kristiyano na maging faithful steward. Kaya nga po, ang rule number 4 natin, number 4, be a good steward, not an owner. So, hindi tayo mga pag-aari. Di ba nga sinasabi sa kumpanya, kung umasta naman to parang may-ari. Di ba ganun yung kadalasan? Ganun din sa buhay natin, ganun din sa mundong ito. Hindi tayo kailangan mag-asta ng tayo yung may-ari, tayo yung may dahilan kung bakit tayo nandito. Bagkus, nandito tayo dahil pinagpala tayo ng Panginoon. Amen? And then, kung ano man yung meron tayo, palaguin natin ito, katulad ng nabasa natin. Bagkus, hindi tayo mag take for granted, tayo ay maging mabuting alagad ng Panginoon sa ating mga pag-aari. And in next, in John 6:12, nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang. Ito po yung nagpakain ng Panginoong Jesucristo ng bread, di ba?
nagpakain siya ng 5,000 na katao. Ito, ang inutusan niya ay ipunin niyo at lumabis ng di. Masayang, di ba inutusan niya yung mga alagad na yung mga natirang tinapay na kanilang i-gather, pulutin nila, inutos na pulutin para hindi ito masayang. Yan po yung rule number 5 natin. Never take for granted. Ilan pa po yung basket na nakuha nila? 2,000? 20 basket po. At 12 basket pa yung nasayang. Di ba? Pinagpala sila ng Panginoon, napakain yung 5,000 na katao, and then yung basket na naipon nila, 12 basket pa. Sobra-sobra pa sa pangangailangan nila. Sometimes, akala natin nagkukulang na tayo. Sometimes, akala natin gipit na tayo. But sa totoo lang, nagigipit tayo kasi sa credit card, sa garage. Ako, nung ginagawa ko to, nakikita ko yung bahay ko, ang dami naming binili na hindi naman namin nagagamit. Because we take for granted kasi mura. Kasi feeling namin practical na nagagamit. Kapag pupunta tayo ng Edmonton, South Common, magsa-shopping tayo, Iron Mill, di ba? Kala natin mura, kala natin kaya natin. Sabi nga, hindi porket kaya nating bilhin, dapat binibili natin. We need to be responsible the way we use our money. We need to be a good steward and never take for granted sa mga bagay na meron tayo. Baka kasi yung money na kailangan natin, tayo yung nasusunod. Yung Panginoong Jesus, meron siyang gustong pagawa sa atin, and then pag ginagawa natin yung gusto niya, mas lalo pa tayong pagpapalain. Diba? Dahil tama yung puso natin, mas pagpapalain ka ng Diyos. Because you have a right heart. Baka kasi kapag binili ka ng Panginoon $1,000, ano lang kayang bibilin mo? Baka nag-garage na tayo buong Canada hanggang Ontario hanggang BC, di ba? Pag $1,000, million yung binigay sa'yo, baka mamaya puro rubber shoes na lang yung bahay mo. Puro na lang bag yung bahay natin. If you have a real good heart, nothing is impossible to God. Kasi yung puso natin, yung mali. Sabi nga sa pangako ng Panginoon, He can bless us according to His richness and glory. Bakit hindi natin magawa yun? Bakit hindi natin makuha yun? Kasi mali yung puso natin. Mali yung practice natin bilang isang Kristiyano. But if we will learn to be faithful and never take for granted, definitely God will reward us. Amen? And ang sabi nga po sa kawikaan, ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan. Ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Never take for granted sa buhay natin. Sa lahat ng blessing natin, dapat magkaroon tayo ng responsibility sa buhay natin. Kaya nga po, this is our warning for tonight. Satan can use your blessing for your destruction. Minsan pinagpala na tayo ng Panginoon. Pero pag nakita natin yung nakuha natin yung blessing, lilituhin tayo ni Satan eh. Ititrick niya tayo. Katulad ng ginawa niya kay Adam and Eve. Binigay ng Panginoon ang perfect place sa kanila, the Garden of Eden. Pero it's still, nagkakaroon siya ng destruction. Nagiging clever siya, nagiging creative siya kung paano natin mahalin yung mga bagay na meron tayo. Yung blessing ng Panginoon na dapat na binibigay natin, sometimes nagagamit natin to sa mali. Kasi nawawala na yung relationship. Paano to mag-turn into destruction yung blessing natin? Kapag yung blessing na nakuha mo at nawala na yung relationship mo sa Panginoon, yung init ng pananampalataya mo ay nagbago na because you receive something from God, doon na nagsisimula yung pagkilos ng kaaway. Doon na nagsisimula yung pagkilos ng kaaway to put anything in our heart, in our mind. Doon na tayo nililin lang ng kaaway. Kaya kailangan natin na maging honest sa puso natin. Sa mga bagay na pinapanalangin natin or pinalangin natin na nakuha natin, bigla tayong nanlamig. Di ba na-feel natin yun? Sometimes wala nang purpose yung pagiging Kristiyano natin. Di ba? It's a way of Satan to distract us. Dahil ang plano ng Diyos ay patuloy tayong pagpalain.
ang plano ng Diyos ay tayo ay patuloy na magyabong sa buhay natin. But dahil lang sa konting trek lang ng enemy, marupok kasi tayo eh. Lagi na lang tayong mahina. But kung tutulungan natin yung sarili natin maging malakas, mapapaglabanan natin ang pagsubok ng kaaway. Amen? Sabi nga, 2,000 years ago, malaya na tayo. Kaya kung ano man ang destruction ng evil, dapat yung blessing ay binabalik natin to glorify God. Lahat ng blessing na tatanggap natin, your talent, your work, to glorify God, yung ministry, kung saan ka dinadala ng Panginoon, yung mga talent mo, hindi tayo magaling maggitara, hindi tayo magaling kumanta dahil sa sarili natin. Bagkus, ibalik natin sa Panginoon. Dahil yung mga talent na yun, yung mga possession natin, ginagamit natin sa worldly things, hindi natin ito nababalik sa Panginoon. Nawawalan ng saysay yung pagpapala sa atin ng Panginoon. Paano po ba natin nasasabi na tayo ay nagbabalik ng pagpapala sa Panginoon? When God bless you, thank Him with love. Love your God and love your neighbor as well. Nawawala yung di ba ano bang love? Hindi na tayo nagiging proud. Di ba? Thank God with joy. Di ba? Dapat meron tayong joy. Minsan, pag pinagpala na tayo, minsan ayaw na natin tumawala. Minsan, wala na tayong joy. Wala na tayong kaligayahan sa buhay natin. Minsan, hindi na natin na-enjoy yung life natin. Di ba? Minsan, Lord, makarating lang ako ng Canada, okay na ako. Pagdating ng Canada, ay Lord, kailangan ko pala ng trabaho, Lord. Pagdating ng trabaho, Lord, pagod na ako, Lord. Kailangan ko ng ganito. Diba? We always ask something. Diba? We always ask something for God. So dapat when you, God bless you, dapat merong joy. And then, when God bless you, thank Him with peace. Yung peace na kapayapaan na meron ka, na binabahagi mo sa kapwa mo. And then, what else? God bless you, thank Him with patience. Diba? Tayo ay nagkakaroon na ng pasensya, ng tayo ay patiently waiting sa mga plano ng Panginoon. Hindi yung kaka-bless lang sa'yo, gusto mo kagad, ay, gusto ko to Lord, ito naman yung ibigay mo, ito pa yung kailangan ko. Diba? Minsan nagiging, ano na tayo, demanding. And then when God bless you, thank Him with kindness. Dapat kung habang tinataas tayo ng Panginoon, ganun din tayo nagiging humble, nagiging kind sa mga kapwa natin, believer or not. Diba? Sometimes kapag na-bless na tayo ng Panginoon, nagiging proud na tayo. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, ako yung magaling magdasal eh. Sometimes, kasi ito yung ginawa ko eh. Minsan we glorify ourselves sa mga blessing ng Panginoon. And then when God bless you, thank Him with goodness. Di ba? Sa habang pinagpapala ka ng Panginoon, mas alalahanin natin na gumawa tayo ng kabutihan. Amen? And then when God bless you, thank Him with faithfulness sa buhay natin. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. And when God bless you, thank Him with gentleness. Yung hindi tayo nagmamayabang, hindi tayo nag-aangat sa buhay natin. Bagkos, hinihintay natin na tayo ang iangat ng Panginoon. And then, when God bless you, thank Him with self-control. Dapat nandun pa rin yung self-control natin to obey God. To obey and live according to His word. Amen? Ano po bang lahat ng ito? It's a fruit of Holy Spirit. Amen? Kapag ikaw nakatanggap ng pagpapala, lalo na ikaw ay Kristiyano, it means the Holy Spirit is in you. Dapat, ang fruit of Holy Spirit din ay nakikita sa gawa natin, sa practice natin. Hindi lang natin pwedeng i-testify na pinagpala ako ng Diyos. Pinagpala ako ng ganito ng Diyos. Pero wala tayong fruit of Holy Spirit. Mas mahalaga pag nakakuha tayo ng blessing sa Panginoon, nakakuha tayo ng favor sa Panginoon, hanapin din natin sa sarili natin yung fruit of Holy Spirit. Kasi pag binigay yan ng Panginoon, package yan. Hindi pwedeng bigay niya lang sa iyo material na bagay, wala kang growth as spiritual. Amen? Package deal po yun. Kapag you ask something to God,
dapat meron din transformation in our spiritual life. If you're dealing or asking God, it's okay. That is the promise of God. He will bless us according to His richness and glory. Wala pong masama kung tayo ay nagpe-pray or naghahangad para sa pangangailangan natin sa mundong ito. Ang mahalaga rin na kailangan nating bantayan ay yung spiritual, yung pag-uugali natin, how we deal other people, how we communicate, or paano natin iniisip, ginagamit yung ating kaisipan, yung ating pananalita, ito rin po ay mahalaga sa buhay natin spiritual. Kung nakukonsider natin na mahalaga na humingi tayo sa Panginoon, yes, okay lang. Definitely, God will bless you. Yun yung gusto niya, kaya nga siya tinawag na Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Diba, God will provide, God can heal you. Ang gusto ng Panginoon, magpala na magpala. Pero sometimes sa puso natin, ang gusto na lang natin, pagpapala, wala nang transformation in our spiritual life. Minsan ang gusto na lang natin, material blessing, wala nang transformation ng spiritual growth. Alalahanin natin, our responsibility is to make disciple of all nations. Ang responsibility natin, it's to be the light and salt of this world. And then the fruit of Holy Spirit, mahirap na makuha, hindi ka magkakaroon ng Holy Spirit, ng fruit of Holy Spirit kung wala kang Holy Spirit. Amen? Kung wala kang Jesus Christ, it's hard for you to transform. It's hard for you to dwell in the Holy, for the fruit of Holy Spirit. Hindi natin to pwedeng gawin sa sarili lang natin gusto. Hindi natin pwede itong gumasok ka lang ng training center. Paglabas mo, meron ka ng fruit of Holy Spirit. What you need, what is the rule number one? You need to encounter Jesus. You need Jesus for your life. Ang pangangailangan mo, kung akala mo ang pangangailangan mo lang material, ang kailangan mo lang ay love life, ang kailangan mo lang kaibigan, ang kailangan mo lang trabaho, ang una sa lahat na kailangan mo, ay kailangan mo si Jesucristo. Amen? Sometimes we are puzzled. Hindi natin alam kung ano talagang gusto natin. Ano yung kailangan natin. But if you will open the Bible, if you will open your heart, ang tanging kailangan mo lang si Jesucristo. Why we struggle? Bakit sometimes hindi natin alam yung gagawin natin? Because nawawala yung relationship. Nawawala yung communication natin, yung prayer practice natin as believers. Diba, we focus on the different side ng spirituality, ng ating relationship sa Panginoon. But if you will start, continue, or you need to go back to focus on Jesus alone, that is the breakthrough ng buhay natin. That is the breakthrough in any aspect ng buhay natin na ina-encounter natin. If you will search genuinely to encounter Jesus, nothing is impossible. God can do something to you. God has planned for you. Tayo lang yung matigas. Tayo lang yung hindi nag-o-obey sa Panginoon. Kaya nga po, ang ating verse as a church in Acts 1:9, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and the end of the earth. We will receive the power to be the witness of the earth. We will receive the power of the Holy Spirit in us to be disciple of all nations. And last, we need the Holy Spirit to become a faithful steward. Ang kailangan natin ng banal na spirito sa buhay natin. Hindi natin kayang maging mabuting disipulo ng Panginoon or steward or believer kung wala kang Holy Spirit. The Holy Spirit ang siyang kikilos at tutulong sa atin to become a better person. Yung faithful natin, minsan, yeah, we need to go make disciple. Bakit mahalaga yung stewardship sa atin? Paano natin matatransform yung mundo? Eh kung yung sarili natin, nag-i-struggle tayo.
paano natin matatransform yung ibang tao, eh maraming aspeto yung buhay natin na wala tayong disiplina. Maraming aspeto sa buhay natin na we don't care to obey God. Hindi natin ina-apply yung word of God. In any aspect ng buhay natin, we need to be a good steward. In our possession, in our money, in our spiritual, sa trabaho, sa eskwelahan, you need to be a good example. Kaya nga tayo tinawag na salt and light of this world. Paano tayo mag-multiply and make disciple kung sa sarili natin, we have a lot of things na kailangan nating ayusin. God allowed this for us to hear. Dahil ang kailangan lang naman natin ay ma-encounter natin siya. Ang kailangan lang natin ang kanyang banal na spirito. So whatever your problem, whatever scenario you are in right now, just encounter Jesus. Just search for Jesus. At ang lahat ng ito ay patuloy. Ito ay patuloy na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Maraming salamat po. Mr. Kim. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapalang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay isa lamang steward, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Lord, whatever blessing na binigay mo sa amin, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon. Sa katunayan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay may lakas na pumunta dito, Panginoon, na kami ay humihinga, Panginoon, tunay nga, it's a big blessing, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, from the beginning, Panginoon, na isinilang kami, Panginoon. You bless us so much, Panginoon. Throughout our journey, Panginoon, from the beginning, Panginoon, nakita mo po iyon, Panginoon. Until now, Panginoon, na nandirito kami sa iyong harapan, Panginoon. We surrender everything to you, O God. Lord, kung ano man pong minahal namin sa mundong ito, O God, Lord, we pray, Panginoon, na hindi kami tatalikod, Panginoon, katulad po ng nabasa namin, Panginoon. Lord, hindi kami tatalikod, Panginoon, dahil mahal namin ang aming mga salapi, mahal namin ang material ng mundong ito, Panginoon. Lord, you said in 1 John 1:9, if we will confess our sin, O God, you are faithful and just to forgive our unrighteousness, O God. We confess everything right now in your holy presence, O Lord. Lord, we pray, O God, your Holy Spirit upon us tonight, O God, to give us strength, O God, to give a right heart, Panginoon, yung puso, Panginoon, na katulad mo, Panginoon. Lord, teach us to be a genuine Christian, O God, a genuine salt and light of this world, Panginoon. Lord, hindi po namin kayang maging asin. Hindi namin kayang maging ilaw, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Lord, we don't want to try to be a good person, Panginoon, because we want to live your word, Panginoon, sa mundong ito, O God. Lord, help us, O God, to realize those things, O God, in our life, O God, as we surrender everything to you, O God. Lord, alam mo po yung mga problema namin, O God. Lord, we will lift our hands, O God. Lord, sa pag-lift namin ng kamay namin, sa pagtaas ng aming kamay, Panginoon, Lord, sumusuko na kami sa labang ito, O God. Lord, marami na kaming pagkakamali, Panginoon, in this world, O God. Lord, huwag mo na pong hayaan na patuloy kami magkamali, O God. Lord, we ask you, Father God, we ask you, Jesus, to transform us tonight, O God.
Lord, sa gabing ito, Panginoon, itigil na ang gawa ng kaaway, O God. Bagkos, Panginoon, magsimula kami, Panginoon, na lumakad, Panginoon, according to our purpose, according to your will, O God. May your Holy Spirit upon us tonight, O Lord. We ask your Holy Spirit to strengthen your people right now, O God, in Jesus' name, O God. Lord, in Jesus' name, O God. Lord, any burdens, Panginoon, sa gabing ito, O God, ay mawawala, Panginoon, in Jesus' name, O Lord. Lord, right now, Panginoon, tulad nga po ng sinabi mo ngayon, Panginoon, whatever our problems, O God, whatever the situation that we are in, ano man po yung struggle ng bawat isa sa amin, the only answer is Jesus. Jesus, we want to encounter you in this place, O Lord. We want to see your glory, O God. Lord, we want to touch you tonight, O God. Lord, ikaw po ang siyang lumapit, Panginoon. In our faith, in the spirit and truth, O God, we worship you, O God. Lord, right now, O God, talk to your people, O God. Talk to your people, O God. Talk to your people, Jesus. Talk to your people, Jesus. Open our heart. We open our heart to you, Lord. Lord, wala kaming matatago, Panginoon. We surrender everything to you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We glorify your name, O God. We surrender everything, Panginoon. Hindi na kami magtitira, Panginoon. Right now, Panginoon, tatapusin na namin, Panginoon, ang aming problema, Panginoon. Right now, O God, we will surrender everything, O God. Lord, tunay nga na ikaw ay buhay na Diyos, Panginoon. Right now, Panginoon, ikaw ang kumikilos, Panginoon, sa gabing ito, O God. Lord, bless your people, O God. Talk to your people right now, O God. Lord, we want to see you tonight, O God, in this place, O God. We open our heart, O God. We praise you and we glorify your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. For those who need prayer, if you want to surrender everything, if you have something na nag-i-struggle sa aspeto ng buhay mo, go to the front. Go to the front. Huwag nating isipin yung mga tao na nasa paligid natin. Ang isipin natin, as we move forward to the front, we surrender everything to Jesus. As we move forward, we want to see the glory of God in our life. And the elders of this church will pray for you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Just go to the front. If you need prayer and you want a transformation, a breakthrough in your life, right now, in Jesus' name, we open the altar for all of you in Jesus' name.
Lord.